Kabelievers, magandang araw. Ngayon, ang gagawin ko is magbabasa ako ng Bible. Magsishare ako sa inyo ng mga paborito kong verses na palagi kong binabasa kapag wala akong ginagawa. Disclaimer lang po, hindi ako sobrang galing na tagapagpaliwanag. Meron lang talaga akong own opinion tungkol sa kung paano ko naunawaan yung mga nakasulat sa Biblia. Ito yung naisip kong content para naman may, kumbaga, may maganda akong ma-i-share sa inyo, lalong-lalo na ito ay tungkol sa Diyos. Sa totoo lang, hindi ako sobrang banal na tao. Nagmumura din ako minsan. Hindi lang pala minsan, palagi, lalo na kapag galit tayo. Pero sinusubukan ko yung best ko na i-control yung emosyon ko. Kasi minsan, kapag may mga talaga tayo, mga problema, or kapag tinutuyo tayo minsan, alam nyo na yung tuyuin yung mga babae, yung ugali niya, nagbabago, parang nagiging bad person, char. Pero nagmumura ako, pero hindi ibig sabihin na masama akong tao. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Sobrang luma ng quotation na yan, pero na-realize ko na sobrang halaga nung gusto niyang iparating. So, huwag mong i-judge yung tao base sa kung ano yung nakikita mo sa panlabas niya. Kasi hindi mo naman nakikita yung puso ng taong yun. Kung paano siya magmahal, kung paano niya pakisamahan yung mga mahal niya sa buhay, or kung paano kanya mahalin sa loob niya. So, magsisimula na tayo. Ito yung Bible ko. Sobrang tagal na to. Sira na nga yung niya. Wala. Yan o. Sobrang tagal na to, pero tinatago ko pa rin kasi kapag wala akong ginagawa, ito yung ginagawa kong libang. Nagbabasa ako minsan tuwing gabi bago matulog, kapag hindi ako makatulog. And kapag mga ganito na wala akong ginagawa. So yung favorite na verse chapter ko dito is yung Sirak and yung Proverbs. So magsimula na tayo. May mga minarkahan kasi ako dito. Sorry, wala tayong dito. Wala tayong lamesa. Kaya, nahawakan ko lang siya and then babasahin ko. Tapos, itatry kong i-explain sa inyo. So, may mga minarkahan na ako dito na mga nabasa ko na dati pa na magaganda. Wait lang, hanapin ko muna. Eto, dito tayo sa Sirak. Nung na-discover ko yung chapter na to, palaging paulit-ulit ko siyang binabasa kasi nga marami kang matututunan talaga. So maghahanap tayo dito ng mga verses na pwede kong i-share and explain ko after. Yung minsan, yung alam mo, yung feeling na ang talino mo na kasi nga may mga napupulot kang aral. Dito, yung mga advice ko po sa ibang tao na may mga problema na nagtatanong sa akin, dito ko po yun galing sa Bible. Parang pag binabasa ko siya, ina-apply ko siya sa utak ko. Tapos sinashare ko sa iba kapag need nila ng ng advice. Parang hindi ko na mahanap yung mga mark ko Wait lang. Gamit lang, my Diyos ko, Lord. Ito may mark ko. Ito po ay sa Sirak. Chapter 6, verse 33 to 36. Ang nakasulat dito is, if you are willing to listen, you will learn and become wise. Go where the old people are, find a man who is wise and stay with him.
Be ready to listen when religious people speak and don't miss anything that shows insight. Yung pagkakaunawa ko dito is dapat marunong tayong makinig, lalong-lalo na sa mga nakakatanda kasi sila yung may mas nalalaman. Huwag nating isipin na dahil kunwari ganito 18 years old ka pa lang tas palagi kang top 1 sa klase mo, huwag mong isipin na matalino ka. Palagi ka pa rin makinig sa mas nakakatanda kasi sila talaga yung mas may alam. Tayo, huli lang tayo ipinanganak. Sila, marami na silang naranasan sa buhay. Kaya, yung akala mo na katalinuhan na meron ka ngayon, siguro ano lang yan sa kanila, 1/4. Kaya, palagi tayong makinig sa mga nakakatanda sa atin para matuto tayo. yun lang yung sa una, patikim. Ito sa sirak pa din, verse 18. Don't betray a friend for money. Don't betray a real friend for all the gold in the world. Yeah. Never. Huwag mong gagawin sa isang tunay na kaibigan na lokohin siya or i-backstab para lang sa pera. Kasi yung pera, kahit mag-isa ka, pwede mong mahanap yan. Pero yung tunay na kaibigan, kapag mag-isa ka, kailangan mo niyan. Kailangan mo ng mapagsasabihan, kailangan mo ng comfort, and hindi yun nabibili ng pera. Kaya, yung mga tao, hindi yan natin nabibili ng pera. Siguro sila yung magiging katuwang natin para magkaroon ng maraming pera. Kaya, never ever do sa isang kaibigan na ipagpapalit mo siya sa pera. Ito. Ang ganda nito. Ang ganda ng message nito. Sirak chapter 7 verse 36. Whatever you do, remember that someday you must die. As long as you keep this in mind, you will never sin. Yan. Araw-araw palagi mong isipin na temporary lang ang buhay. Na isang araw, pwede kang mawala dito sa mundo. Kaya, kapag yun yung palaging itinatatak mo sa isip mo, syempre, iisipin mo na hindi ako gagawa ng mga bagay na masasama, na makakasakit sa kapwa ko kasi nga, paparusahan ako ng Diyos. Kaya, dapat ito yung itatak natin sa isip natin araw-araw na isang araw pwedeng kunin tayo dito sa mundo. Kaya, gumawa tayo ng mabuti and sa ikakasaya ng Diyos. Ito maganda din. Sobrang ganda. Sirak 8 verse 19. You should not reveal your most thoughts to anyone. If you do, you may as well throw away any chance of happiness. Ito, kahit sobrang pinagkakatiwalaan mo na ang isang tao, sobrang tagal mo na siyang friend, kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat sabihin, huwag mong bibitawan. Kasi, yung mga tao, temporary lang din yan sa buhay natin. Kahit na sobrang binigay mo yung tiwala mo sa taong yun, hindi ibig sabihin na habang buhay, totoo siya sa'yo. Kasi may mga tao na biglang nagbabago, biglang nakakahanap ng masama sa'yo. Kaya pwede niyang gamitin yun as a way na sisiraan sa iba or sasabihin sa iba yung secret na yun na dapat kayong dalawa lang ang nakakaalam.
Kapag sobrang fry bait na and alam mo sa sarili mo na dapat wala kang pagsasabihan, tiisin mo na lang na itago lang sa sarili mo. And eto gusto kong sabihin sa inyo na the best friend you can ever have is God. Siya talaga. Kapag alam mo sa sarili mo na hindi mo na kaya, na parang gustong-gusto mo nang sabihin yung private or secret na yon para parang lumuwag yung dibdib mo, sa kanya mo na lang sabihin, wag mo nang sabihin sa mga tao, kasi kapag sa kanya mo sinabi, walang ibang nakakaalam, tanging kayo lang. At saka alam mo, kahit hindi mo sabihin, alam niya na rin naman yan. Pero kapag dinaan mo kasi sa pagkikipag-communicate sa kanya, parang gumagaan yung feelings mo or yung dinadala mong bigat. Ba't ako naiiyak? Ganito talaga ako kapag nag-explain about sa Diyos. Kahit nga minsan kapag sa church, kapag ako yung kapag ako yung inassign na ano, na magpray, hindi ko maiwasan na ano, na umiyak. Hindi ko alam kung ba't ganun. Hindi ko alam talaga. Basta hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Sabi ko nga, sobrang babaw ko na tao. Yung akala mo, sobrang tapang-tapang ko minsan, na kapag kumari, nagmumura-mura ako, minumura-mura ko yung mga kapatid ko minsan. Akala mo sobrang tapang ko na tao, pero sa totoong buhay, sobrang babo nung ano ko, nung emosyon ko, mabilis akong ganito. Lumuha. Laga, promise. Another. Sirach chapter 9, verse 10. Never abandon an old friend. You will never find a new one who can take his place. Friendship is like wine. It gets better as it grows older. Yeah. Huwag mong ipagpalit yung kaibigan na minsan mong nakilala ng matagal sa kaibigang bago pa lang. Kasi yung kaibigan na yun, sabi nga nila, habang tumatagal, lalong sumasaya. Ibig sabihin nun, yung relationship na tumatanggal, yun yung nagsistay. Kasi kapag bago pa lang, hindi mo alam na kung hanggang kailan yan, na kumbaga may hangganan. Eh yung nakaraan na yun, nagpapatuloy ka sa pagbibilang ng pagsasamahan ninyo. Pero yung bago, nagsastart pa lang kayo. Kaya wag mong ipagpapalit yung minsan mong nakilala at alam mo na yung taong yun is mabuti. Ito. Ganda ng ano na to, ng quote. Parang quote kasi to, Bible quotes. Sirach chapter 10, verse 28. Value yourself at your true worth. Yan. Sobrang ikli lang, pero sobrang halaga ng mga wisdom na to. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung halaga mo. Huwag mong hayaan na yung ibang tao yung mag-define kung gaano ka ka-worth it. Dapat alamin mo yun sa sarili mo na kahit ganyan ka or andito. Kahit anong estado mo sa buhay or mahirap ka or yung tingin ng iba sa'yo mababa, huwag mong isipin na ganun ka. Isipin mo na pantay-pantay ang lahat. And lala na pag alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao, ang isipin mo, walang mawawala kapag walang taong sa ngayon hindi ka pa nahahanap, dahil darating yung panahon na may taong makakakita ng worth mo na kung gaano mo tingnan yung sarili mo, na kung gaano ka kahalaga, makikita rin yun ng taong para sa'yo. Kasi nga, sabi ko nga, wait until the time is perfect para sa'yo. Parang kumbaga, kapag naghintay ka, darating yung masayang araw sa buhay mo. In the right time, in the perfect time. Yun.
Eto, another. No one respects a person who has no respect for himself. Yan. Huwag mong isipin na kapag hindi mo nare-respeto yung tao is re-respetuhin ka din nun. May mga tao kasi na kung mag-isip, ano, masyadong, ano ba, kumbaga, pantay tumingin, parang ganyan. Kapag hindi mo ako nerespeto, huwag mong aasahan na re-respetuhin kita. Ako kasi minsan, nilalagay ko sa isip ko na kapag yung taong to, hindi ako nire-respeto. Itatry ko pa rin yung best ko na respetuhin yung taong to kasi nga, babalik sa'yo kung anong ginagawa mo sa ibang tao. Kaya kung ayaw mo na bastusin ka ng iba, wag mo rin silang babastusin. Kaya napaka-importante ng respeto. Dapat meron tayong ugali na ganun na dapat hindi yun mawawala sa pagkatao natin. Kasi yun yung main ingredient para kung sa relasyon ba, love is respect. Ganyan. Magtatagal ang isang relasyon kapag merong respeto. Yun. Ito, sobrang ganda. Ang ganda. Sirach, chapter 16, verse 1. A large family is nothing to be desired if the children are worthless. Yeah. Anong silbi ng isang malaking pamilya kung yung mga anak or yung mga tao sa na bumubuo sa isang tahanan is mataas ang pride, mayabang, walang galang, walang respeto. Parang bumuo ka ng pamilya na masasama. Aya, anong kwenta na meron kang ganun? Masaya, totoo. Masaya yung pamilya na marami. Kasi darating yung panahon kapag yung mga anak is responsable, mababait. Nagiging magaan yung mga gawain, nagiging masaya yung mga magulang. Pero kung baliktad, anong silbi nun? Wala. Ay, ito sobrang ganda. Sobrang, oh my gosh. Talaga dito talaga, kapag nakakabasa ako ng mga words of wisdom dito sa Biblia, parang feeling ko, I am worth it. I am valuable. I am wise. Basta, kaya dito ko natutunan na kung bakit parang ang lambot ng pito ko. Ito, last na po ito kasi parang mahaba na yung video ko. So, gagawa pa rin ako ng video na ganito kasi parang ang saya lang gumawa ng mga ganito and makapag-share sa inyo ng kung ano yung pwede kong masabi. Lalo na kapag ano, tungkol sa Panginoon, parang ang sarap sa feeling na magkaroon ka ng parang maging instrument kanya para ma-spread yung mga words niya. So, ito last. Sirach 16 verse 3. One child who does the Lord's will is better than a thousand who do not. It is better to go to your grave with no children at all than to have children who are godless. Eto. Kaya hindi. Ngayon, parang hindi ko minamadali na yung ano. Parang gusto ko nang magkaroon ng boyfriend or gustong-gusto ko dahil yung mundo ngayon parang marami ng couples and marami nang may mga anak and kapag nakabasa ko ng mga ganitong quotes, parang bigla bumabago yung ano ko, belief, paniniwala ko na dapat hindi talaga madaliin ang lahat kasi nga kapag wala sa plano and minadali mo yung mga bagay-bagay, hindi ka sure kung pagdating ng panahon is quiet. Pagdating ng panahon is, yung iniisip mo na magiging future is, yun yung mangyayari. Parang kapag unexpected na ginawa mo, unexpected din yung result nun. Kaya, kailangan nating iplano dapat yung buhay natin na bago tayo gumawa. Kunwari, bago tayo gumawa ng pamilya is, nakaplano na lahat na dapat ito yung maranasan ng magiging anak ko, na dapat na ayon
sa will ni God yung mga gagawin niya. Kasi kapag, ano talaga, itong gusto kong sabihin sa inyo, na kapag lahat ng ginagawa mo sa buhay mo is si God yung binibigyan mo ng authority na i-lead yung way mo. Parang hindi ka talaga maliligaw. Sobrang hindi ka maliligaw. Yung mga bagay na minamadali mo, iisipin mo na, itatatak mo sa isip mo na baka may rason si Lord na dapat wag kong madaliin. Kasi kapag minadali ko to, baka babalik din ako sa una kasi hindi ito yung ginusto ko. Parang ganun. Pero yung gusto talagang iparating nito is mas mabuti na wala, kahit wala kang anak or isa lang ang anak mo, basta alam niya yung kung ano yung mabuti. And dapat kilala niya ang Diyos. Siyempre, kung kilala niya ang Diyos, magiging mabuti siyang tao, susunod siya sa mga magulang niya, and hindi siya gagawa ng mali na alam niya na pagdating ng panahon ay paparusahan siya. So, mas mabuti na may anak ka o wala ka mang anak, kung yon ang gusto ng Diyos para sa'yo, kailangan mong tanggapin. Kasi aanhin mo na gustong-gusto mo nga magkaanak, tapos nung binigyan ka na, masama naman, irresponsable, walang kwenta, walang silbi, sakit sa ulo lang yung ibinibigay sa'yo. Ano, mga ngarap ka pa ba na magkaroon uli? Mas mabuti na binigyan ka ng isa, o kahit wala, basta nabubuhay ka ng naayon sa kagustuhan ng Diyos para sa'yo. So, ayon, Kabelievers, eto muna yung video natin for today. So, next time, gagawa ulit ako ng mga ganito kasi marami pa ditong mga my mark na gusto kong i-share sa inyo. And next time, ano, pag-aaralan ko na siya kasi tulad ng palagi kong ginagawa, on the spot ako mag-explain. So, next time, pag-aaralan ko ng mabuti para, kumbaga, kasi ano, kapag nag-explain ako ng on the spot, hindi ko inaasahan yung mga sinasabi ko is parang magaganda rin naman, kaya parang may mapupulot din naman kayong aral. Kaya, so, ayun, thank you so much for watching. Salamat sa lahat ng aking mga subscribers. Kahit, ano, konti pa lang tayo, mga hundreds pa lang. Kasi, sabi ko nga, konting-konti lang yung may mga nakakakilala sa akin. Pero I'm still thankful and grateful sa lahat ng mga sumusuporta and nanonood. And hindi nagaan subscribe. Salamat po sa inyong lahat and palagi kong iniisip na regalo kayo sa akin ng Panginoon kasi nga parang hinatak niya kayo na makilala niyo ako. Char. So ayun, thank you so much and thank you for watching. Please like, share and subscribe. I love you all.